So, ayan na nga pala guys yung aircon namin. So, full inverter na yan. Window type. Colleen yung brand. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. I know kaya ka nag-click sa video na to is because isa sa mga options mo sa pagbili ng aircon is yung brand na Colleen. So, in this video, I'm gonna talk about my decision-making process. So, bumili kasi kami ng Colleen na inverter aircon last week and more than a week na rin namin siyang ginagamit. And so I will share my journey sa pagde-decide. Almost 8 months akong nag-decide kung anong aircon yung bibilhin ko. And so I want to share my experience with you guys, especially sa mga nagpaplano rin bumili ng aircon para meron din kayong guide and alam nyo rin yung mga considerations na need nyong gawin. So without further ado, let's get started. So last year pa talaga ako guys nagpaplano bumili ng aircon kasi yung aircon namin before 0.5 lang yung horsepower niya and hindi siya inverter, so sobrang lakas niya sa kuryente. And then yung kwarto namin mas malaki siya dun sa previous na kwarto namin sa dati namin bahay, so hindi halos lumalamig yung space and kailangan pa namin ng electric fan para lang makaramdam kami ng kaunting lamig, although lumalamig naman ng very very light. Pero ayun, pag summer talaga guys, struggle na. And of course, since non-inverter siya, ang lakas din niya sa kuryente. Meron akong 4 na considerations when it comes to choosing for an aircon. So yung una, naghahanap ako ng window type. Kasi meron namang butas yung ano namin, yung dingding doon sa may kwarto namin. So ang pangit naman if bibila ako ng split type tapos may butas na doon. So parang sayang, ganun. And kasyang-kasya naman yung 1 HP na aircon doon. So ayun talaga yung hinahanap ko, window type lang. Second, gusto ko full inverter na para tipid nga sa kuryente since more than 8 hours namin ginagamit yung aircon namin in one day. And then, pangatlo, gusto ko yung may remote or meron siyang app na pwede mong i-control yung on and off, yung temperature gamit yung phone mo para convenience na din. And then, pang-apat, of course, gusto ko yung 1 horsepower kasi yung kwarto namin medyo malaki siya. So, hindi siya kaya yung 0.75 and 0.5 para din mas tipid since pag match kasi yung horsepower nung aircon mo sa laki ng area, mas madali siyang makapagpalamig. So, yun yung 4 na gusto ko na meron dun sa aircon na bibilhin ko. Now, saan ba ako nag-canvas? Una pa lang, nag-decide na ako na sa Avenson ako bumili ng aircon kasi guys, dun kami bumili ng TV namin and I noticed na mas mura yung mga price ng appliances sa Avenson compared sa SM Appliances and such. Wala rin naman ako naging problema sa delivery and everything. Okay na yung mga appliances na nabili namin sa kanila. So, ever since, doon na talaga kami bumibili ng mga appliances. And also, kinompare ko rin yung price ng SM Home Appliances and Avenson. Mas mura talaga sa Avenson, although same brand and same product lang naman. So, ang una kong ginawa, nag-canvas muna ako sa website nila. Mahirap kasi guys, yung pupunta kayo dun sa store and then dun pa lang kayo magde-decide. Kasi parang malilito kayo since yung mga salesman, parang nakatoka sila kung saang brand minsan. So ito, kumari, si Colleen yung pinopromote niya, yung isa naman is LG. So kapag ang natapat sa'yo na salesman is under ng Colleen, syempre, i-convince ka niya na bumili ng Colleen. Ganon. So parang before kayo bumili ng any big purchase, I think it's very important na maghanap muna kayo ng mga reviews, magbasa-basa kayo, and magtingin muna kayo ng features ng aircon na bibilhin nyo para wala kayong regrets if in case masira man or hindi talaga yun yung gusto nyo, napilitan lang kayo dahil magaling mag-sales stock yung nag-assist sa inyo, ganun. So, ayun na yun yung ginawa ko. Sa Avenson website ako, nag-canvas. And then, sa pagka-canvas ko guys, meron akong 3 brand na nagustuhan talaga. And lahat ng 4 na hinahanap ko sa isang aircon, meron sila. So, yun nga, window type, full inverter, with remote or application control, and then 1 horsepower din. So, yung una ko nakita is yung LG, obviously, kasi sobrang sikat ng LG right now sa TikTok, sa Facebook, ang dami nagsasabi na tipid daw sa kuryente. And then, yung LG naman guys, ito yung pinakamahal among the 3 brands that I'm eyeing for. Second naman is Colleen.
So, yung Colleen, nakikita ko siya paminsan-minsan sa TikTok, nadaan siya sa FYP ko, pero hindi siya masyadong sikat compared sa LG. Pero yung price niya naman, ito yung mid lang, sakto lang, pero mas mura siya sa LG. And mas mahal siya sa TCL. So, yung pangatlo namang nakita ko is TCL. Ito naman, mas mura to, guys. And meron din akong ilang-ilang nakita na review sa TikTok. Maganda naman daw and everything. So, ayun, isa rin siya sa kinoconsider ko. So, nagtatanong-tanong ako sa mga friends ko na merong gantong aircon. And naghahanap ako ng mga reviews, YouTube reviews, ganyan. Yung mga comments sa TikTok, yun yung sinecheck ko. Kasi usually, pag hype na hype ang product, pag yung doon ka lang maniniwala sa TikTokers na nagsasalita, medyo ang hirap mag-base ng decision doon kasi sometimes exaggerated or sometimes hindi naman talaga ganun kaganda. Yun, parang na ano yung expectation nyo. So, mas maganda if magbabasa kayo ng comments doon sa comment section para makita nyo talaga kung ano yung thoughts ng mga normal na tao na gumagamit ng aircon na yun. I decided to go for Colleen kasi although onti lang yung reviews niya sa TikTok, guys, I think maganda talaga siya kasi yung mga iilang reviews na nakita ko sa sa TikTok, magaganda yung feedback nila and sabi talaga nila mababa talaga yung consumption niya sa kuryente. Even sa mga nagko-comment doon sa comment section, ang gaganda ng mga feedback nila. Iilan lang yung nakikita ko na na bad comments. Sa LG kasi, guys, sobrang hype niya sa social media. So, most of the time, kapag hype na hype yung product, hindi ko siya nagugustuhan kapag ako na yung gumamit. And then, since mas mahal yung LG, nag-Colleen na lang din ako since mas mura siya. And Colleen yung brand ng aircon ng jowa ko sa bahay nila. And ang tagal na daw noon nilang ginagamit and super tibay daw. And then may nakita din ako mga ilang comments sa LG na hindi daw ganun katipid sa kuryente, stuff like that. And then sa TCL naman daw, mura nga pero madaling masira. I don't know if it's true. Siyempre, binibase ko lang yung yung decision ko sa mga nababasa ko sa comment section since sila yung naka-experience ng mga products na yon. Pero ayun, kaya nag-Colleen ako kasi sabi matibay daw, sakto lang din yung price niya, guys. And yon, sabi tipid sa kuryente. Which I will know kapag dumating na yung unang bill namin sa kuryente. Malalaman ko yan end of October. So I'll keep you posted, guys. Sa Colleen, guys, so 1 HP inverter na siya, multi-air filtration. Yung price niya, guys, is 23,998 pesos. Installation naman, guys, since window type lang to, yung boyfriend ko na lang yung nagtabit since may abang na rin and isusuksok mo lang siya doon. So, wala kaming binayaran na installation fee. Pwede nyo siyang i-control gamit yung remote and then meron din siyang application which I will show you guys right now. So, ayan na nga pala, guys, yung aircon namin. So, full inverter na yan. Window type. Colleen yung brand. Bumili lang ako ng parang air freshener dito. Lagay ko na lang yung link sa description box if gusto nyo rin bumili. And ito yung parang control panel niya. So, pwede nyo siyang i-control sa mismong aircon, sa remote, and then sa app. Pwede din. So, meron siyang swing, fan speed, filter, on-off, may mode din, tapos yung time setup. Tapos ito naman, guys, yung remote niya. Kagaya lang din yung niya, functions niya dun sa mismong aircon. So, merong on-off, merong mode, yung fan, sleep. Ewan ko kung santong, para santong health. And then, para pag gusto nyong i-lower yung temperature, yung minus button, and then plus button para itaas yung temperature. So, meron ding swing, timer. So, sa remote, guys, pag isi-set nyo yung timer, pwede nyo lang siyang iset by hour lang, guys. Meaning, guys, kunwari, after 2 hours, mamamatay na yung aircon. So, isi-set nyo lang siya ng 2 hours or 3 hours. Tapos, ito naman yung Wi-Fi function niya. Tapos, ito naman, guys, yung mobile app nila. So, ida-download nyo lang, guys, yan sa App Store or Play Store. Meron naman silang catalog or parang instruction kung paano nyo siya gagawin. Included na siya dun sa manual. So, click nyo lang yan. Ganyan yung itsura niya. EWPE Smart. And then, goes. So, ayan, as you can see,
meron siyang parang power button dyan. If gusto nyo i-on yung aircon, kiklik nyo lang yan. Yan. So, yan. Naka-on na agad yung aircon. So, click nyo lang yung function. Yan. Pwede nyo siyang iset. And then, may timer siya. Ay! May timer siya, guys. Yan. So, kung sa remote, guys, pwede nyo lang siya iset ng ano lang, yung parang timer lang talaga siya, guys. 2 hours, ganyan. Dito naman sa mismong app, pwede nyo iset kung kailan siya mamamatay, kailan siya mag-on. So, kunwari, gusto nyo siyang binuksan nyo siya ng 1 p.m. tapos gusto nyo siyang i-off ng 7 p.m. Ganon, pwede nyo iset yung timer. So, it's very convenient, guys. Ginagamit na namin siya more than 1 week na. And ito yung mga na-notice ko so far. Hindi ko pa kayo mapapakitaan ng kung gaano siya katipid since wala pang bill sa kuryente. And if magka-bill man kami, siguro may mga 1 week pa doon na consumption na gamit namin yung previous aircon namin. So, hindi pa yun yung final. Pero, ayun, ito yung mga na-notice ko so far. So, first, malamig siya, guys. As in, malamig. Saktong-sakto yung 1 horsepower sa laki ng area ng kwarto namin. And 24 degrees, guys. Ang lamig na. Mangangatog ka na talaga, lalo kapag gabi mo siya ginamit. So, pag mga gabi, pwede ng 25. Pero kapag yung tanghaling tapat, pwede na 23, 24. Malamig na yun, guys. Nagamit pa rin kami ng electric fan. Nasanay na rin kami. Pero ayun, sa 23, 24 degrees, malamig na siya. Hindi mo na kailangang i-lower down pa. At sasabi nila, kapag mas mababa yung temperature, syempre, mas malaki din yung consumption nun sa kuryente. So, mas maganda, i-maintain nyo lang siya sa 23 pataas na temperature. Very convenient kasi nga pwede mong gamitin yung app para i-control siya. Tapos yung app, guys, mayroon siyang timer. So, kunwari, gusto mo lang on lang siya ng 8 hours para, ano, kasi minsan, di ba, kapag nakatulog ka na, alangan naman mag-alarm ka pa para lang patayin pa yung aircon, di ba? Pwede rin, kunwari, galing kayo sa labas, tapos gusto nyo, pag-uwi nyo ng bahay, malamig na yung kwarto. Basta make sure i-ano nyo lang, i-close nyo lang yung door, tapos parang mga 5 minutes na kayo pa uwi. Pwede nyo nang i-on yung aircon gamit yung cellphone nyo. So, pagdating nyo, malamig na. Third, hindi siya maingay, guys. Nagulat ako kasi, di ba, pag non-inverter na aircon, ang ingay, parang nagwa-vibrate yung dingding. Pero sa aircon na to, guys, halos hindi mo alam kung naka-on siya or naka-off. Kasi hindi mo siya halos marinig. Ang maririnig mo lang yung hangin na binubugan niya. Pero yung mismong tunog ng aircon, wala, guys, walang vibration and anything. May narinig lang ako, napansin lang ako nung una na para siyang may kumakalansing na lata, pero mahinang-mahina lang, guys. Pag ano lang, kapag sobrang tahimik, doon mo lang siya maririnig. Pero right now, parang after 4 days, 5 days of using, nawala rin naman siya. Luckily. Madali lang siya i-install since ano lang siya, window type lang siya na aircon. And na-notice ko din, nahirapan lang ako doon sa set up ng application nila nung una kasi hindi pala siya pwede sa 5G. Kinoconnect ko siya sa wifi namin na 5G. Diyos ko, ilang beses ako nagpaulit-ulit. Pero ayun pala, hindi siya pwede. So, 4G lang dapat yung connection. Pero ayun, guys, so far, ayun yung thoughts ko about Coleen Aircon. And super duper love ko siya. Right now, sobrang satisfied ako sa purchase ko. I mean, ilang months ko yun pinag-isipan, guys, bago akong bumili. And binili ko siya, straight payment siya. Ayoko na kasi nung parang iisipin ko pa buwan-buwan yung hulugan. Ayoko na, nagbabawas ako ng mga ganong bagay, yung mga suliran in every month. So, ayun, in-straight payment ko siya, guys. Nasa 24-something yung nag-gastos ko, including delivery fee. And so far, sobrang satisfied ako sa purchase ko kasi ako yung ano nun, ako yung nag-decide talaga the whole time. And ilang buwan ko yung pinag-isipan, so I think, ano talaga, informed decision yon. So, ayun, guys, if you're also planning to buy aircon, mag-canvas na kayo kagad. If tingin nyo, swak din yung Coleen sa preference nyo, guys. Highly recommended siya. Recently, guys, halos
palaging nasa 3,000 something yung aircon bill namin dahil nga ano na yung sobrang laki ng consumption nung ano namin, nung dati naming aircon. Maliit lang siya, mababa yung HP niya and non-inverter yon. So I'm really hoping na bumaba yung aircon namin this month. So ayun guys, thank you so much for watching this video. If you guys have any questions, do not hesitate to leave a comment below and make sure I'll reply to it. See you guys next time! Bye!